epekto nitong COVID at sa kampanya. Kasi ho, next month na, February 8 na ang kampanya. At dito ay sinasabi kong nakakalamang at makakalamang po, para tayo magagagawa ng talagang politika, recall ng name, yung mga sikat o kilalang politiko, yan po ang malamang ay talagang suportahan at manalo. Kung ipagbabawal ang house to house, motorcade, at saka political rally, o iba pang mga events kasi nga may COVID na malaking problema ng ating bansa. Hindi ko naman pinangunahan, pero ang comment na ho ang bahala dyan. At magiging parang online na lang, social media at mass media ang gagamitin sa kampanya. Pero limitado yan, oras. At saka may bayad dyan. Lalo na ho sa television, radio. May bayad ng advertisement, di ba? Kahit sa social media. So yan po yung magiging galaw. Ang laki ng advantage dito ni Senador Bongbong Marcos, dating senador. Kasi mga Marcos kilala. Mula bata hanggang senior citizen. Dito sa loob at labas ng bansa kilala. Yun ho ang malaking pagkakaiba. Yung mga hindi gaanong kilalang kandidato at wala pang record na babalik-balikan ang kanilang pinagdaanan, malamang makalimutan. Yun po yung advantage niya sa aking pananaw, observation. So kung kayo po mayroong ibang paniniwala, eh karapatan po ninyo. Ang aking paniniwala, ang laki ng advantage nito sa bbm-sara. Kasi established sila. Kasi yung po mga Marcos supporters, Marcos loyalists, kahit walang rally, sigurado na silang hindi sila nagbabago. Sigurado na silang susuporta pagdating ng eleksyon. Yun ang advantage nila. Pero yung mga undecided o hindi pa gaanong kilala kung sino yung kandidato na kailang dapat tulungan, pinag-aaralan pa, yun ang malamang makalimutan. Ito yung malaking advantage po ng kilala. Kung walang kampanyang mangyayari. Pagka ho, pinayagan ng COMELEC na magkaroon ng kampanya at yan naman ay pwedeng mangyari kung wala ng COVID o nakontrol na, ay papaano kung lumalala? Eh ngayon po, lumalala, ilang araw na lang, ilang linggo na lang. Kampanya na. So, yan na ho yung ating aabangan. So, inuulit ko, iba po yung merong balwarte, iba po yung merong talagang tao na solid, yung Marcos supporters, Marcos loyalists, ayan po ay dito sa buong Pilipinas at sa labas, mga OFW. So, yung ibang mga kandidato, bahala na sila kung anong discarding kailang gagawin para maalaala sila during election kapag ho pinagbawal ang kampanya. So, sa debate na lang, magkakakilalanan at sa mga political ads at social media at mass media, yun ho magiging galawan. Isa pa sa mga gusto kong ihabol na balita, ngayon po linggong ito, anytime ngayon linggong ito, ilalabas po yung official list ng mga kandidato from local to national, especially ang national. At ngayon din po linggong ito, magsisimula na ho ang printing, pag-iimprenta ng mga election paraphernalias, kasama na dito yung mga balota, at kung sino ho yung mga official candidate, nandudo na. So, kasi nga ho, naghahabol na ng oras. Ha, kailangan ay tatlong buwan kasi ang printing, kung di ako nakakamali, matagal po yan eh. Tapos itatransfer na yan by region, by province, by kung ano-ano, before hanggang April. Kaya talagang nag-double time ang COMELEC. Mayroon pang dalawang tatliyatang commissioner dyan ang mag-retiro. So marami ho silang dapat gawin. Yan ang ating pong inaabangan. Kaya itong linggong ito, ang COMELEC ay ating babantayan. Mayroon pang gagawing investigasyon ng Senado tungkol doon sa hacking na ating binalita na doon sa unang ni-upload nating video. Ano ha? Na pangunahan ni Amy Marcos, Senator Marcos, dahil siya chairman ng Committee on Suffrage and Electoral Reform and People's Participation. Diyan ho sa committee at yung oversight function ng Congress at Senate, ikay lang gagawin para maliwanagan po itong sinasabi ng COMELEC, walang na-hack, pero sabi naman po ng mga ng taga Manila Bulletin na nauna nag-expose nito, meron hacking, may nangyari, so magkaiba, kaya aalamin po ng Kongreso yan. Kaya ang COMELEC, dapat ma-establish nila ang mga tamang impormasyon na hindi sila pagdududahan at maiwasan ang pagdududa ng taong bayan kung ano talaga ang nangyayari sa kasalukuyan. Ang malinis na eleksyon, hindi lang COMELEC ang dapat gumawa, tulungan ng taong bayan. Pero pangungunahan ng COMELEC na maibalik ang tiwala ng taong bayan, huwag magduda ang taong bayan sa kailang mga ginagawa. Kaya mag-double time talaga sila. At walang masama na tayo mga Pilipino, kami sa media, at dito sa vlog, at iba pang sektor, magbantay sa kung ano nang gagawin ng COMELEC dito sa susunod na mga ilang araw o linggo before yung actual campaign at yung siyempre eleksyon sa Mayo at 9.